Okay, good afternoon. Ngayong hapon na ito, tuturo ko sa inyo kung paano mag-adjust ng kadena ng Cb150r. Okay? Paano natin masusukat ngayon yung play niya? So, gagamit tayo ng metro. Center siya. So, ito yung center niya. Then, sukatin natin. So, ang measurement niya ay 2 inches. Yung ilalim. So, pag tinaas natin siya, halos sumasagad na siya dun sa ating sa bakal dito sa ilalim. Tinatawag niya na swing arm. So, ibig sabihin, maluwag na siya. So, pag pinaandar natin yan, maingay yan. Tapos, mahirapan tayo magpasok ng kambyo kasi medyo maluwag na yung kadena. So, para maiwasan natin yan, kailangan i-adjust natin siya ng tama dito sa pre-play niya. Ang required pre-play ng manufacturer para sa gantong motor ay nakasulat dito sa swing arm niya. So, ang nakasulat sa kanya ay 30mm or 1¼ inch yung pre-play niya kailangan. So, ang nasukat natin is more than 1¼ inch siya. Kasi, sumasagad na siya dun sa swing arm natin. So, ang nailalim ng kadena ay 2 inches. So, pag tinaas natin, sagad siya sa taas. So, 2 inches na yung pre-play natin. So, kailangan natin bawasan ang pre-play para hindi masyado maluwag. Tsaka hindi maingay. Okay? So, ituturo ko sa inyo paano i-adjust yan. Ito. So, ang kailangan natin na tools, saka 70 naman dito. So, lulutan naman natin siya. Yan. Lulutan naman natin siya. So, ito namang nut na maliit sa adjuster chain, adjuster natin. So, lulutan natin siya using 10 inch. So, ito siya. Yan. Ito. Luluwagan natin siya. So, ayan. Pag niluwagan na natin siya, ganun din doon sa kabila. Luwagan din natin. Ayan. Okay. Ngayon, maluwag na siya. So, adjust na natin yung ating adjusting screw. Itong 12 ang gagamitin natin para dito. So, adjust muna natin siya ng half pataas. So, sa kabila din, kailangan half pataas. Half pababa naman. Pababa naman siya. Okay. Then, check natin yung pre-play ng ating kadena. So, parang dikit pa rin doon sa swing arm natin. So, adjust po natin siya ng kalahati ulit, half ulit. Yan, adjust natin siya ng half. Sa kabila, half ulit din. Half ulit. Yan. Okay. Check natin yung ating play ng kadena. So, parang tama na siya. So, check natin using yung metro natin. So, pag nilagay natin, nasa 2 inches siya. Pag tinaas natin siya, dapat 1¼. So, nasa 1¼ na yung duro ng kadena natin. 2 inches, 1¼. So, 1¼. Tama rin sa specification ng manufacturer. So, 1¼. Okay. So, pwede na nating hapitan yung adjuster natin para hindi na bumago. Sabihin natin, hapitan natin itong maliit na nut. Sagad natin dito sa malaki.
Then, kabila rin. Tapos, titigil na natin yung 12 na. Number 12 na. Open range. Tapos, ito ay sa 10. So, pigilan natin ng 12 para sumikip siya at hindi na magbago yung adjustment. Yan. Para makapix na yung adjustment natin, hindi na siya gagalaw-galaw. Okay. Bila, ganun din. Tapos nyan, i-check natin yung adjuster guide na guhit. Ayun, may guhit siya dun. So, ang guhit niya doon sa pangatlo at kalahati. So, check din natin dito sa kabila kung parehas siya. Parehas siya. Pangatlo at kalahati. Okay. Ibig sabihin, tama yung adjust natin. Tapos nun, hahapitan na natin yung bolt ng ating long. Okay. Hapit na siya. Check na natin kung tama yung ginawa nating adjustment. Ilipat natin. So nasa 1 and 3 port. Then pag tinaas 1 and 1 half. So 1 and 3 port din sa dulo 1 and 1 half. So tama yung adjust natin ha. 1 and 1 port yung freeplay. Okay, pag inikot natin siya, hindi na siya masyado maingay. Okay. Then, don't forget. So, ginawa natin yan. Lalagyan natin siya ng konting langis. Yan. Okay. Para smooth yung takot niya. Okay. Abangan nyo yung susunod na tutorial ko. Paano naman lilinisin yung ating kadena. Okay. Maraming salamat. Don't forget to subscribe. Okay, thank you.